Hello! Naka-mute ka lang po. Hello! Morning! Bati po muna kayo sa Showtime Onliners natin. What's up, Showtime Onliners? Ako si Mika. Na-miss ko kayong lahat. Medyo matagal na since last time akong bumisita sa Showtime Online. Pero maraming salamat, guys, at napabalik niyo ako dito ngayon after lockdown. Ilang months, ilang buwan na tayong naka-lockdown. Oo. Siyempre, na-miss ka rin namin, Mika, lalo-lalo na sa studio ng Showtime. Oh, long time no see. Pero bagong lahat, congratulations sa iyo, ha. 'Di ba? Kinasal ka nung last March, tama? Yes, March 1. Bago mag-lockdown. Oo, bago mag-lockdown. March 1. Kumusta naman ang buhay may asawa? Siyempre, habang naka-quarantine kayo, kumusta ang pag-a-adjust? Sobrang saya, pero kakaiba din yung ikakasal ka tapos isang linggo after ka ikasal, ila-lockdown ka rin pala ng magkasama kami ng 24/7 na hindi kami nag-iiwanan. Kasi buong buhay namin, laging busy yung schedule namin. Lagi akong nasa taping or nasa Showtime dati. Tapos si JR naman, laging may show sa ibang bansa or sa ibang lugar. So, ngayon lang talaga kami nagsama ng tuloy-tuloy, yung walang break at all. So, okay din siya kasi feeling ko na fast track yung pakikisama namin as newlywed couple. Kasi feeling ko sa mga ibang couples na normal yung sitwasyon, mas matagal yung ganon growth as a couple. So sa amin naman, medyo napabilis siya. Saka focus kayo kasi sabi mo nga, lagi lang kayo magkasama dito nga lockdown eh. Kumbaga, mas nakikilala niyo isa't isa as husband and wife talaga. Totoo. Diba? Tama. At saka wala kang choice kasi kaming dalawa lang sa bahay. So lahat ng house chores kami gumagawa. Lahat ng pagluto, paglinis, paggarden, basta lahat. Hindi pa ba kayo nag-aaway kung nasan yung remote? Sino nag-iwan ng gripo? Wala pa bang pag-aaway na gano'n? Di ba pag mag-asawa, di ba? Mga minsan nagtatalo na kayo. Oh, iniwanan mo yung faucet. Ako. Ang taray ng pa-faucet ni si JR, mahilig siyang, sobrang friendly ni JR. So kapag, kunyari ako nagpapalamig ako ng kwarto, tapos bababa ako sa kusina, kukuha ako ng tubig, pag akyat ko, nakapatay na ulit yung aircon. So parang, inoon ko nga yung aircon, parang, ngayon, so parang nire-remind niya ako lagi na laging patayin yung ilaw, yung aircon, lahat ng, naka-plug so, sa kuryente. Bukod dyan, ano yung mga iba pang na-discover nyo sa isa't isa? Si JR kasi mahilig siya mag-prank. So, dati, yan lang niya ginagawa. Eh, ngayon kaming dalawa lang ang magkasama. Halos everyday, tatry niya akong takutin, gulatin, at iba pa. So, kayo, no? Guys, kung meron kayong ideas ng prank, i-comment nyo lang dito para... Okay, sige, kami bahala. Ayan, nako. Yung mga Showtime Onliners natin, maraming idea yan. Baka may makuha tayo dyan. Yeah. At saka mahilig diba? Din si JR pala sa mga insekto. Eh, ako takot sa mga gagamba, ganon. Eh, lately kasi diba malakas yung ulan lately. So parang yung mga garden, yung mga puno sa labas, yung mga dahon medyo lumalago. So marami ng mga spider, mga gagamba, grasshoppers na lumilibot sa bahay namin. Minsan nakakapasok. Ako nagfe-freak out, si JR naman ginagawa niyang pet. Para sa insectpreneur. Iba din talaga. Yan. Tama. Mm-hmm. Pero ito may question si Jimboy, Mika. Yes, Jimboy. Hello, Jimboy. Mika, kamusta? Then, Mika, ano yung paano ka nakakadjust sa new normal ngayong quarantine? Sa totoo lang, nung nag-lockdown,
parang nag-beast mode yata ako. Parang nung nalaman hindi na talaga pwedeng lumabas, gawa ako ng gawa ng content sa bahay. Kasi yun lang yung parang feeling ko nakokontrol ko yung oras ko tsaka kung anong gagawin ko. So, para hindi rin ma-anxiety or ma-depress na nangyayari. Parang halos everyday may bad news na nangyayari, lalo na nung umpisa. TikTok account, tapos gumawa-gawa kami ni JR ng mga TikTok na sayaw, na mga, yung mga viral na videos sa TikTok, tapos twice a week akong nag-upload sa YouTube ng vlogs, tapos nagsusulat kami ni JR ng mga kanta. Basta sobrang creative yung naging response ko sa lockdown. Compared sa mga kapatid ko na parang nasad talaga sila, tapos na parang nag-close up sila. Ako naman parang binuhos ko sa pagiging creative. Pero nagtuloy-tuloy akong creative na gano'n. Nag-workout ako everyday. As in, sabi ko dati hindi ako pwedeng mag-workout ng walang trainer. Pero na-realize ko sa lock na kaya mo palang gawin din yun sa bahay. Kahit mag-isa. Kung gusto mo, kung gusto mo lang talaga gawin, may paraan. So, yun yung mga akin. Ang dami kong trinay, nag-try ako mag-tie-dye ng mga sweater. Nag-try ako ng kandila. Actually, may bago akong project. Meron akong mga soy candles na ginagawa. Scented soy candles na ginagawa sa bahay. Wow. Ang business mo siya o ginagawa mo lang sa sarili? Or business? Hobby lang? Or business o hobby mo lang? Hobby lang siya nung umpisa, pero parang gusto ko gawing business, Nico. Why not? Diba? Maganda yan. Pamandi magaling online ngayon. Perfume business, diba? Pero medyo mahirap kasi to at least nagagawa ko sa bahay mag-isa. So, baka tingnan natin for Christmas, maybe. Oh, alam mo yung yung pandemic minsan mas nakatulong pa sa mga ibang tao. Tama, ang dami nating natututunan, nagagawa, kaya tingnan lang natin yung mga positive, huwag lang yung negative. Oo yan. At saka natuto din ako magluto. Like, iba-ibang cuisine. Kaya kung... Galing. Talagang depende rin sa tao eh, kung paano ka mag-react dun sa situation, kung paano ka mag-adjust and mag-a-adapt. Pero ito naman, Mika, syempre, ang tagal natin naka-lockdown for, I think, more than 6 months already, no? So, we wanna know, ano ba yung mga namimiss mo sa labas, yung mga gagawin sa labas na talagang, ay, sana magawa ko na yan, yung mga things like that. Oh my God. Alam mo kung anong namimiss ko talaga? So, spoiled nitong sagot na to. Pero namimiss kong magpamasahe, guys. Ay, totoo! Relate ako dyan. Pa! At saka, no? Or, bisita yung family ko kasi hindi kami pwedeng bumisita sa dad ko. Kasi high risk yung dad ko. He's above 60 years old na. Tsaka meron siyang mga previous conditions na kahit na okay, healthy kami, ayaw naming baka maging carrier kami ng COVID or what. So, nag-iingat lang talaga kami. So, namimiss ko talagang makita yung family ko tsaka yung friends ko nang walang worry at all. Kasi ngayon, medyo praning kaming lahat. So, yun. Talagang mag-show! Yes! Sa harap mo. Kasi 'di ba sa Showtime sanay tayo madlang people nandiyan sa harap natin. Ngayon puro ang audience mo nasa comment section. Parang weird. Oo, totoo. Na binuhos mo lahat yung energy mo. Yeah, rock-rockan. walang tunog, walang energy. Yes. Okay. Iba yung feeling. So yun yung talaga tawag na audience impact, importante ang audience impact talaga. Oo. Diba? Tama. Okay. Ito naman, balita namin eh, even during these times, ay busy ka pa rin. Kwentuhan mo naman kami sa mga ibang ginagawa mong projects. Okay. So, meron akong na-unlock na bago kong ginagawa at na-enjoy ko namang gawin is live streaming. Merong app, it's called Kumu. It's a live streaming
And nag-umpisa ako sa Kumu 2 years ago. Nasa Showtime pa ako, nagpukumu na ako sa behind the scenes. Pero dati wala pa silang, hindi, bagong-bago pa lang yung app na yon. So ngayon, medyo lumevel up na yung app. So kami ni JR, meron kaming weekly show doon. Ang title, Jamika Jam. So JR and Mika Jam. Jamika Jam. So nagko-co-host kami doon at ini-invite namin yung mga Kumu users na umakyat, mag-co-host sila at pinapakanta namin sila. And we discover a lot of really talented Filipinos all over the Philippines and all over the world na nasa Kumu din. And so we do that twice a week, Tuesday and Thursday, 9 p.m. to midnight, every Tuesday and Thursday. Tapos meron din akong solo live stream sa Kumu. So guys, mga Showtime Onliners, kung naghahanap kayo ng ibang libangan, kuha kayo ng Kumu account, tapos i-follow nyo po ako. Mika ang handle ko doon, M-I-C-A, para masubaybayan nyo yung shows namin ni JR, tsaka yung mga solo streams ko din.